Hi guys! Hello mga bibi, mga dodong! Ako po ito si Tita Marts and welcome back to my channel. If you are new to this channel, please don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it so that you'll be notified every time I post a new video. Mga bibi, mga dodong! Ngayon, ang aking video na ipapakita sa inyo is about the Father's Day Special Handog ng Jollibee. So alam niyo naman guys, the last time nag-reaction video din ako about no Mother's Day. This time, dito naman tayo sa Father's Day. So guys, napakagandang panuuri natin at ipapakita ko sa inyo yung video guys, yung pinalabas ng Jollibee at sana makapulo tayo ng aral dito and at the same time makapag-isip-isip tayo at I will give you my reactions, my insights guys, my opinion about the video at basta, ito'y panuuri natin guys ha, kasi mahalaga, napahalagahan din natin yung ating mga ama. Diba guys? So, wala na akong maraming sasabihin kasi later magbibigay naman ako ng reaction video. So guys, okay, let's watch this! The title of this is First Love. Kwentong Jollibee Father's Day Special. So let's go! Hindi ko alam kung saan sisimulan. Alam ko lang, ikaw ang unang lalaki na mahal sa akin. You're always there to take care of me, in your own special way. When things didn't go my way, sad ka. Alam mo kung paano pagandahin ang araw ko. Sapatos ba yan or... Sapatos! At pag nasa tabi kita, I know I'll be okay. Naususan ng paraan para pangitiin ako. Dahil brave ang little girl ko. Ito, the hamburger. Ang kasaya. So much memories. Papa, you've done so much for me. Hindi na ako little girl. But I'll always be your girl. Thank you, Pa, for showing me how I deserve to be loved. Guys, tapos na. Ito mga bibi, mga dodong, natapos na yung ating panonood ng kwentong Jollibee, Father's Day Special ng Jollibee. Guys, I'm sure na-amaze pa rin kayo sa ganda ng video. Ang masasabi ko lang, unang-una, napakaganda ng pagkakatahi, pagkakadugtong-dugtong ng kwento. At saka ang ganda, may istorya talaga. Yun ang ganda, yun ang maganda talaga ang Jollibee gumawa ng videos guys, especially the Jollibee Studio. At parang talagang nadadala ka, alam nyo ba guys, parang akong dinuduyan, parang
parang baby na, parang basta masarap sa puso, masarap sa pakiramdam. The way na pinapaluod ko, parang it brings back memories sa ating mga tatay. Parang nakaka-relate tayo doon, di ba? Especially us Filipinos na talagang ganyan yung tatay natin. Hindi naman lahat, maybe iba-iba kasi tayo na sitwasyon. Sometimes we are not so close to our fathers. Pero yun naman, still, he is our father. Tatay pa rin natin sila. There are different ways of showing love ng ating mga magulang, especially sa ating tatay. So, but still, sila lang nakakaalam noon at alam natin na mahal talaga tayo. So mga baby, mga dudong, unang-una, the title is First Love. And it's really true na yung ating pinag-first love talaga, yung ating naman talagang ama. Bago tayo nakamit ng somebody else, someone in our life, ang unang nagmahal sa atin, nagpadama ng pagmamahal at minamahal din natin ay yung ating mga ama. Dahil sila yung ating ama, ay yun yung nagpoprotekta sa atin, yun yung haligi ng pamilya, yun yung nagpo-provide sa atin. Lahat ng mga humihina yung ating loob, andyan yung ating ama para palakasin yung ating loob. Totoo yan, kahit yun sa anak ko, pag nagpapabundot ng ngipin, talagang yung tatay niya ang sumasama, yung dad niya, kasi mahinanog ko. So yun naman ang kagandahan sa mayroong ama. Pero I'm not saying na mahina na lang ang walang mga ama. It's just na, of course, masarap pa rin na may ama talaga tayo, yung father figure na tumatay. Pero sometimes, ang nagiging ama natin, yung ating mga ina. So, doble sila. Nagiging ama, nagiging ina. And saludo ako doon. Pero, I salute din sa mga tatay na talagang ginagawa yung kalang tungkulin sa kanilang mga anak. Yung ama talaga ay yung somebody na take care of us, yung laging nandyan para sa atin. Iba yung nanay. Ang nanay, of course, there is always iba ang rule ng nanay. Iba din ang nagagawa ng isang tatay. Kaya, napakasarap lang na mabigyan din natin ng pagpapasalamat. Yung pan-araw talaga ng i-ano naman natin yung ating mga tatay. Kasi marami silang nagagawa sa ating buhay. Iba pa rin, syempre, yung may ama ka at may ina ka. So, balanse ang lahat ng bagay. At the same time, yung bang nakita mo, sabi ng babae na, even though malaki na ako, I'm always be your girl. So, I'm not a baby girl anymore, pero I'm always be your girl. Totoo naman yun. Ako, nanay ako, ang magulang tayo. Yung ating anak, kahit na nag-asawa na yan, ay talagang para sa atin, baby girl pa rin natin yan. Anak pa rin natin yan. At ganun talaga yata, lalong-lalong na sa mga Pilipino dahil masyado tayong makapamilya. And that's a good culture, that's a good attitude na, kumbaga, yung kaugaliang yun ay napakaganda. At hindi natatapos ang pagiging anak kahit mag-asawa pa yan. So, napakaganda ng kwento at natutunan, isipin mo, natutunan ng anak, paano magmahal, paano ma-deserve niya to be loved because nakita niya yun sa kanyang tatay. And that's the advantage of having a tatay. Pero I'm not telling ha, I'm not saying na pag wala kang tatay, hindi ka good. It's just na, yun ang binibigyan lang natin ng pagpapahalaga yung ating mga tatay this time because this is Father's Day. At nalarapat naman talaga na deserve din lang pabigyan ng parangal, bigyan ng kahit thank you pa, kahit alam mo. So ako, babati na ako sa aking papa kahit nasa heaven siya. Papari na ito galarita, Senior. Happy Father's Day. At salamat sa lahat-lahat. Alam mo yun, maybe it's not perfect. Sometimes napapagalit na strict yung ating mga tatay. Pero, you know, the end of the day, mahal na mahal tayo, iniingatan tayo. Sometimes nang nagiging up to the extent na talagang sobrang kahigpitan. Pero, ano pa man yun, at the end of the day, still they are our father and they just want the good for us na iniingatan lang tayo. Kaya naiintindihan ko na, at sana sa lahat ng mga anak, batiin nyo yung inyong mga ama. They may not be perfect at wala kasi talagang amang perfect. Pero yun naman, tatay pa rin talaga natin sila. At meron silang nagagawa, small thing, big things, it doesn't matter. Basta importante, andyan sila, physically, kahit hindi physically, okay lang, basta importante, iniluan tayo at saka minahan tayo, di ba? So, mga baby, mga dudong, ito na lang siguro insights ko. Napakaganda ng kwento. Ang galing ng cinematography. Maganda yung pagkakatahi ng kwento, dugtong-dugtong. Ang sarap, may kwento, may story at hawig na hawig sa ating mga Pilipino. At napakaganda para naman makita natin yung kabutihan, yung kagandahan ng merong ama. So, sa lahat ng mga ama, Happy Father's Day. Sa lahat ng mga anak, huwag natin kalimutan, batiin, kahit na small gift, whatever. Kahit basta pagpapahalaga sa ating mga ama on this special day. Kaya dapat maggawa natin ang paraan, guys, kahit mga busy tayo. So, mga baby, mga dadong, hindi ko nahawaan. Yun lang yung aking point. At sa lahat ng mga ama, kahit
kahit sa mga ina na nagiging ama, kahit sa mga biological o kahit hindi mo man ayan sariling anak na pinalaki mo lang, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Still anak mo pa rin yan. Kasi nasa puso mo yan. Kaya mga baby, mga dodo, this is all. Thank you for watching my video. And if you like it, put a thumbs up, guys. And if okay lang sa inyo, guys, sometimes makiusap ako. Kung pwede lang, kung gusto nyo, subscribe nyo ako. And thank you for that, guys. And